ultimo mga driver's license, e iniimprenta na lang sa papel. Matapos maging papel ang lisensya dahil sa pagkaubos ng supply, pati supply ng plaka ay nagkakaubusan na rin. Dahil dito, pinayagan na ng LTO na bumili ang mga motorista ng sarili nilang plaka o gumawa na lang muna ng sariling plaka para sa ating mga sasakyan ngayong taon. And dito sa improvised temporary plates, ang nilalagay natin, kung sa kotse ang nilalagay is the conduction sticker, sa motor naman ang nilalagay is the file number, MV file number. Sa darating na June o July 2023, posibleng maubos na ang supply ng plaka. Kaya para sa mga wala pa ring plaka simula 2014 ay mas matatagalan pa ang pag-aantay nyo dahil mas uunahin ang mga walang plaka simula 2018 hanggang 2023. Bilang solusyon sa kakulangan ng mga plaka, pinayagan na ng LTO ang mga may-ari ng sasakyan na maglagay na lang ng kanilang pansamantalang license plates. Kung saan papayagan muna ang mga may-ari ng motorsiklo at sasakyan na gumamit ng temporary na mga plaka. Pagka wala pang plates, meron tayong policy na pwedeng maglagay ng improvised or temporary plates similar to motorcycles. Gayunman, nangangamba ang ating LTO Chief JR Tugade na posibleng magdulot ito ng paglobo ng krimen dahil maaari itong gamitin ng mga kriminal lalo na ngayon na mawawalan na nga ng plaka ang mga sasakyan. Pero dahil nga sa kakulangan ng mga plaka ay maaaring ito na nga ang solusyon. Para naman sa mga may papel na lisensya, kanya-kanyang diskarte na ang ginagawa ng ibang motorista, gaya ng pagpapalaminate nito para maiwasan itong mabasa o mapunit. Plano ng mga motorista na ipalaminate na lamang ang papel na lisensya o di kaya ay kunan ito ng larawan. Dahil nga sa laki ng problemang ito, tuloy-tuloy pa rin ang sisihan ng DOTR at LTO dahil sa kakulangan ng supply ng lisensya at plaka. Nagkaroon daw ng special order ang DOTR kaya hindi nakabili agad ang LTO ng supply ng plaka at lisensya. Pero may special order daw silang tanggap mula sa DOTR na nagpaantala sa proseso. January 2023, we received a special order from the Department of Transportation wherein they are asking us to give the procurement to them. Para sa kaalaman ng lahat, ang DOTR ay ang mother agency ng LTO at pinipilit nito na ang LTO daw ang siyang may kasalanan dahil hindi ito sumunod sa patakaran ng procurement process. Ang DOTR naman, ibinaling ang sisi sa LTO dahil hindi raw nito ginawa ang pre-bidding requirements batay sa hinihingi ng batas. Sa sunod-sunod na problema sa LTO, napansin na rin ito sa wakas ng kamara. Nag-file na ng resolution si House Deputy Minority Leader Bernadette Herrera para imbestigahan ang procurement process ng LTO. Ang layunin ng resolusyon ay malaman kung sino ba talaga nagpabaya at sino ba ang dapat managot. Naglabasan ng mga problemang ito ilang araw matapos ang supresang pagbisita ni Senator Raffy Tulfo sa opisina ng LTO. Bumisita rin siya sa ilang tanggapan sa pagkuha ng lisensya at renewal ng sasakyan sa LTO at talagang nagulat ang senador sa mga hindi niya inaasahang maaabutan dito. Agad-agad nakalagay, 500 pesos medical fee. The doctor is in, pero nasaan si doctor? Wala. TPL, meron dito? TPL? TPL, wala. Palupasa din, wala nang nagbebenta ng TPL. Wala na, lahat sila natakot. I-require natin lahat ng mga insurance company na nagbebenta ng CTPL na pagdating ng time na kailangan ng policyholder makapag-claim dahil naka-aksidente sila, dapat yung bayad in a matter of days. Sa experience ko, inaabot po ng buwan. Kuminsan, wala talaga, hindi umubra dahil fly by night po yung nagbenta ng CTPL. Hello. Queuing number. Meron po. Ang ibig sabihin sana, mali po eh. Not good. Dapat po, meron yung machine na nagdi-dispense ng queuing number. Pero dito, wala. Paano po kung alam mo, PWD, wala siyang CR? Ito? Pwede makita? Dapat po may public CR para sa mga kliyente. Ano po itsura ng CR natin dito?
Pero pinaka-kliyente ko, sir, doon talaga sa may... Ah, hindi, pang empleyado lang to. Nakakagulat nga ang naging resulta ng kanyang pagbisita dahil natuklasan niya ang mga hindi inaasahang nakakalitong proseso at ang pagkamahal-mahal na presyo sa pagkuha ng lisensya at renewal ng sasakyan. Para mas mabilis niyo matutuhan ang mga darating na patakaran sa LTO, i-like mo naman ang video na ito. Para malaman din ng iba ang mga bagong impormasyon na ito, pag-usapan pa natin ito sa comment section kung makakatulong ba ito sa inyo. Maraming salamat.